Welcome back again to our channel. Today ay bubuksan natin yung nabili nating pots. Yung pots na to nabili ko kay Chrisleen, yung aking college friend, and until now friends pa rin kami. Tara, open na natin. Ito yung binili ko sa kanyang paso. Nakita ko to sa Facebook niya. Tapos nagandahan ako. Kaya ito, buksan na natin! Bali, ito yung nabili ko sa kanya. Ito. Para siyang bato siya, bato. Yan, pots. Ito yung kulay niya. Ang cute, diba? Tapos may coaster pa. Yan. Tapos ito yung design. Coaster. Bali, dalawang piraso binili ko. Nabili ko to 70 pesos each sa kanya. Discounted pa yan sa friends kami. Yan. Two hexagon pots na kulay brown or brown. Kulay brown. Light brown. And then, eto, wow! Meron pang tissue. Thank you, Doc! Ganda ng pots. Ito, naka-tissue, nakabalot pa ng tissue. Ang galing natin tissue. Yung tissue, pwede pa muna sa pawis. Thank you, Do. Init. Ayan. Ito yung pots. Big pots. Lagay ko na lang yung sizes dyan sa description box. Hindi ko tanda yung size. Ito, bilog siya. So, 100 pesos each. Diba malaki? Oh, malaki na yan. Tapos, ang design niya ay ito yung nagustuhan ko. Merong mga design na dahon. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Siya gumawa nito, yung friend ko, si Chrisleen. Kapag gusto niyong bumili, comment lang kayo sa baba at ibibigay ko sa inyo yung kanyang Facebook page. Yan. Ganda, di ba? Tapos ito yung isang design. Pares lang naman. Ah, hindi. Yung isa pala, dalawang dahon ng saging. Tapos yung isa, isang dahon ng saging. Ganda! So, yan yung pots natin. Check ito! So, ito na yung pots natin. Lalagyan natin ito ngayon ng mga halaman. So, tara! Lagyan na natin muna ng lupa. Unahin natin yung mga malalaki. Lagyan natin ng lupa. Meron ako dito yung lupa. Lagyan tayo ng gloves. Plastic gloves. Guys, meron pa siyang iba't ibang design ng pots. Kung interested kayo guys na bumili ng pots kay Chrisleen, just comment down below para ma-DM ko sa inyo yung kanyang Facebook page. Pwede kayong mag-visit sa kanyang Facebook page para mas makita nyo pa yung iba't ibang design ng kanyang pots. So, lagyan na natin to ng lupa. Yung lupa na to guys, hinukay ko lang dyan sa lupain sa labas. Tapos itong lupa na to, pinag-mix-mix ko lang yan. Ito, yung lupa ko kulay black.
tsaka brown na pinag-mix. Huwag muna natin masyadong punuin kasi ibabaon pa natin dyan yung halaman. Tapos dagdagan na lang natin mamaya. Tapos yung halaman ko, kunin ko muna sa ilalim. Tapos ito guys yung halaman na itatanim natin. Maingay yung manok guys, ando sa taas. Naglilimlim na naman. Ito yung halaman na napili ko. Binunot ko lang din to dun sa labas. Diyan sa halaman na namin sa labas. So, nung binunot ko siya, sinama ko yung ugat. Yan, may ugat siya guys. Tapos ito yung ilalagay natin dito. Nabaon na natin yung, ang tawag dito sa plant na to ay snake plant. Dagdagan natin ng lupa. Shhh! Ingay! Pasensya na guys, may marak sa taas. Naglilimlim kasi yun eh. Na-score ko ata. So, ayan na siya guys. Huwag natin masyadong pupunuin para makahinga siya. Ayan. Tapos, yung isang plant naman na napili ko, ito. Hindi ko siya kung anong tawag sa kanya, pero nakuha ko lang din siya. Ayun. Tapos, sinama ko yung ugat. Dagdagan natin ng lupa. Ang ingay! Tapos ito na guys. Yan na yung ating halawa. Pasensya na guys ha, ang ingay ng mga manok. Andito kasi sa loob, naglilimlim. Lagyan ko na yung maliit. Guys, yung dapat na talaga yung mga tanim dito, maliliit lang din yung mga succulent. Succulent pa yun. Ayan. Ang ilalagay natin dito, maliliit lang din na tanim. Kaya kumuha lang din ako doon ng kaperaso. Itong cactus. Pwede natin siya dito i-cut. Baliin natin. Ito lang, tanggalin na natin yung kaputol. Kasi maliit lang yung pot. Tapos ibaon natin yun dyan. Tapos yung isa pang cactus. Ganito siya kahaba. So, masyado siyang maliit lang. Kaya putulan natin. Yan. Tira ako ng ganyan. Tapos ibaon natin dito. Dagdagan natin ng konting lupa. So, tapos na guys! Ang cute nito guys. Oh, may coaster siya.
Pagkatapos mo siyang diligan, tapos tuyo na yung tubig sa ilalim, saka mo ilagay yung coaster. Tapos, pwede mo na ipatong kung saan-saan, dun sa loob ng bahay. Pwede siyang indoor, tapos pa, ilabas na lang natin kapag may sunlight para mabigyan ng sunlight yung ating mga halaman. Tapos, kausapin din natin sila para mas malusog sila. Yan, mas maging maganda yung tubo nila. Tapos ito, lagi natin didiligan. Kahit pa unti-unti lang yung dilig. Ito kahit saan pwede. Gustong-gusto ko to guys. Lahat as in, lahat ng nabili ko, gusto na gustuhan ko. Kasi yung design, green, tas white. Ang ganda, diba? Ganda. Thank you to sa friend ko. Thank you, Chrisline. Guys, kung gusto nyong bumili ng mga pots sa kanya, just comment down below para ibigay ko sa inyo yung Facebook page niya para makabili kayo sa kanya ng pots. At saka siya yung gumawa talaga nito. Kaya love na love ko tong pots na to. Pots. Thank you, Dobby. Bipili ulit ako sa'yo next time. Yun lang, guys. Thank you sa panonood ng aking Planting Tita video. Bye! See you again next time! Alright, alright.